meron po tayong issue tungkol sa travel insurance. Tanong lang po, ano po ba reason kung bakit na-deny yung visa? Hindi kanila tatanggapin doon. Balak sa buhay mo. About sa bank account na lagi niyong tinatanong sa akin. Hello guys! So welcome back to my YouTube channel again. So for today's video, i-update ko sa inyo about sa requirements ng Turkish visa. Kasi marami po silang dinagdag doon. So kailangan po i-update ko rin sa inyo para na malaman ninyo. At ito pa guys, mayroon po tayong issue tungkol sa travel insurance na kailangan kong i-clarify at i-verify sa inyo na ganito ang kanilang sistema. So, mayroon po ako kasing nag-message sa akin about this at napaisip ako ng bonggang-bongga. Kasi bakit ganun? Bakit ganyan? So now, pina-clarify ko sa isa kong friend kung totoo ba ito, kung bakit ba ganito. So kailangan guys natin muna i-clarify no bago tayo mag-vlog kasi kailangan natin ng legit at ng totoong information para hindi tayo ma-fake news. Kasi pag na-fake news tayo guys, no, tanga-tangahan lang din pag may time. Ayan. So before everything, before we start this video, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, please don't forget to click the like and subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Para lahat ng mga bago kong videos ay ma-update kayo na may bago pala akong videos about sa Turkish visa or Turkish culture or anything. So, and also I love to go for travel pero not now kasi alam maliit pa si baby. So, medyo mahirap pa mag-travel. So, someday, ayan. So, ayan guys. I-update ko sa inyo at i-clarify ko sa inyo ang lahat-lahat. So, first thing, ganito. May nag-message doon sa aking comment na nakapin yung comment niya doon sa Filipino First Apply Approved August 2022, yung nag-apply siya na wala siyang AOS, wala siyang statement of bank account, pero na-approve yung visa niya, pero na-offload siya. So, nag-comment siya doon na, ma'am, pa-advise na lang po sa mga viewers niyo na ang agent TR in Makati will not honor travel insurance bought from any other company. Their policy is even if though already have an existing insurance such as AXA with coverage of 2.5 million pesos for your travel to Turkey, the agency will not accept it. You have to buy again from them at $30. So, this one guys, explain ko sa inyo ha. Walang travel insurance na worth 2.5 million pesos. Wala. Wala. Okay? I don't know kung ilang years ito ang 2.5 million, pero sinong kukuha ng 2.5 million pesos na travel insurance na mag-travel ka lang naman for 15 days? Kasi usually guys, ang tinatatak doon sa visa sa passport natin na visa is 15 days lang talaga. Wala silang may nilalagay na 30 days, 2 months, 3 months. No. It's depend kung ano ang iyong applyan dito sa Turkey. Kasi ang alam nyo guys, in my previous vlog sa pag-extend ng Turkish visa, although na pumunta kayo dito with 15 days visa, pwede kayong makapag-extend dito until 6 months. So you may be want to watch that vlog, my previous vlog about sa pag-extend ng visa, tourist visa, fiancé visa, marriage visa here sa Turkey. Maybe you want to watch that at malalaman ninyo kung paano i-extend ang Turkish visa. So this one guys,
ang sinasabi niya dito na hindi natatanggapin ng agent TR yung inyong travel insurance kasi doon na kayo kukuha sa kanila ng travel insurance na it cost $30. So ito guys, i-clarify ko lang din sa inyo na kasi guys, ang magandang insurance guys ang AXA. So magandang insurance 'yan siya. So bali ang insurance monthly payment naman siya. So ito guys, i-clarify ko lang din sa inyo, no. So according doon guys ay hindi natatanggapin ng agent TR yung any insurance na bit ninyo na travel insurance na dala ninyo doon kasi yung bayad ninyo guys na $220, ayan. So ito ang sabi ng friend ko sa akin, insurance is already included for normal and VIP application. So, yung kanilang tourist visa maximum, 15 days via agency. If more than 15 days, must direct to embassy. Ayan. So, for normal application, $160, 1 month and up ang processing. So, isang buwan, 1 month and up ang processing na normal application. And for VIP application is $220. 1 week to 2 weeks and 3 weeks maximum processing of your application. And the insurance is already included for normal and VIP application. Ayan, so they are open. Normal application 8:30 a.m. to 1 o'clock p.m. And VIP application is open at 1 p.m. to 3 p.m. Ayan guys, ang kanilang pag-processing at saka yung amount with travel insurance na. Ayan. So, for emergency only, welcome to Turkey Visa Application Center. Address, Unit 17E, Petron Mega Plaza, Makati, Manila, Philippines. And for any other inquiries, you can call or our WhatsApp number. Ayan. So, i-post ko lang dito guys sa screen ko, no? Para nang malaman, makapi ninyo. Nasa previous vlog ko naman ito, pero kailangan ko pa ulitin kasi para talagang sinamplaka ako kasi yung iba swiping lang, no? Para ulit-ulit tayo dito. Ayan. So, sabi ng friend ko, mabilis sila makontak sa WhatsApp, yung agency, I mean. So, if may query doon na lang magtanong ang mga may balak mag-apply. So, then here po yung set of requirements na pinasubmit nila sa akin. Ayan. So, tourist, business, conference, seminar, visa requirements. Ayan guys. So, nadagdag sila, no? Kasi meron silang tourist, business, conference, or seminar visa requirements. Dati kasi ang nakalagay lang dito is tourist, business, and student visa requirement. Yan ang previous nilang nakalagay dito sa Turkish visa. Wala silang seminar, wala silang conference, yun lang. Tourist, business and students visa requirements. That was before. So now, binago nila. So now, this previous and the latest requirements of Turkish visa. Tourist, business, conference, or seminar visa requirements. So first, 2x2 biometric photo. Number 2, original passport, old passport, supporting documents. So now, kailangan mo na i-forward yung original passport and old passport supporting documents mo. Ayan guys, so number 3, PSA birth certificate. Original if married, marriage contract certificate. And number 4, individual latest income tax return or ITR. Number 5, if employed, A, original copy of certificate of employment, no sign. B, working record, monthly or annual income. Ayan. So,
Number 6, if business, nandito tayo guys sa business, sa number 6. If you have a business, you also get and forward your SEC, DTI, company income tax return. And number 7, original bank certificate address to embassy. Ayan. So, if sponsored by company, original bank certificate, company addressed to embassy, ITR of the company. Ayan. Ayan guys, ang sa business guys, sa number 6. Yung, if you have a business, kailangan mong i-forward sa kanila ang SEC at ang DTI ng iyong business. Ayan. So, kung may small store ka, so, kukuha ka ng SEC, kukuha ka ng DTI. Tapos, i-forward mo sa agent TR. Ayan. Isa sa mga requirements mo. Kasi ako dati, guys, ganyan. May small business ako. So, nagkumuha ako ng SEC, ng DTI, ng BIR. Ayan, nakapaskil sila doon. Tapos, monthly income tax return mo. Tapos, ang iyong... yung ano tawag dito, yung mga binabayaran mo sa business mo. Yan. Then, so, if sponsored naman ng company mo, so, yung statement of bank account, i-address ng company mo i-address mo din sa Turkish Embassy. Ayan. So, if invited by government, number 9, if invited by government and private sector, original invitation letter addressed to the embassy. So, yung original letter na i-address sa embassy. Ayan, if Turkish national, kung Turkish national naman nag-invite sa inyo, original invitation letter and should have notarized in Turkey. So, ipanotarized nyo dito sa Turkey ang original na invitation letter. So, then flight and hotel reservation. So, ang sabi nila dito is, flight and hotel reservation, we can provide it for you if you don't have. Pag wala kayong hotel reservation, guys, sila na po bahala ang mag, yung agent TR, sila na po bahala ang kukuha sa inyo ng flight and hotel reservation. So, Turkish insurance, we only allowed insurance if it's GULF, Sigurta and GIG, also we can provide. Ayan, yung insurance nila guys, kailangan Turkish insurance lang talaga. Hindi, yun ang sabi doon na hindi na nila tatanggapin ang mga AXA, ang mga another any insurance company. Kasi yung tinatanggap lang nila guys is yung insurance nyo na Turkish insurance din. Which is, ang... kinalabasan nito guys is kung bakit ganito. These are the insurance na mayroon silang makukuhang komisyon. So, for example, no, mayroon akong insurance company. So, magsabi ako doon sa agent TR, kukuha sila sa akin, sa company ko ng insurance and I will be giving them commission. So, yun ang ipopromote nila. Pero if you have your travel insurance na... iba dito sa, kunyari, like me, I have a Blue Cross insurance before. So, pwede mo rin yan magamit, guys. Kasi nandyan na yan eh, nakuha mo na eh. So, gamitin mo lang siya. Pero, kukuha ka ng panibago doon sa agent TR. At saka, kasama na naman pala yan sa bayad ninyo na 220 if VIP and 160 if it is not VIP, if it is normal processing. Nandyan naman pala yan, guys, sa bayad ninyo. So, ano pa, wala naman problema pala eh. May travel insurance na pala, dala na sa bayad ninyo. Ano? Ayan. So, number 12, consent letter by parents below 18 years old. Ayan. So, kung below 18 years old ka, kailangan ng consent letter. So, ayan guys, ang mga requirements sa ano, sa Turkish visa. Bagong requirements nila guys na finorward ng kaibigan ko noong finorward niya ngayong September 13. So, yan guys, bagong requirements kasi nag-apply siya September 13. So, and then, finorward niya kaagad sa akin. So, ayan guys, ang sabi doon, nag-message siya doon sa agent TR Turkey visa application. Sabi niya, good afternoon po, may I ask
na din po if how much ang flight and hotel reservation if through your agent office po kukunin. And just in case po ma-deny yung visa, pwede po ba yun ma-cancel na reservation? Thank you. Ayan, sabi niya. If ma-deny yung inyong visa, pwede ba ma-cancel ang reservation? And also, how much po yung insurance for a 10-day trip? Thank you. And so, for flight and hotel pre-reservation is 20 USD and insurance for 10 days is 30 USD. Good for 1 month. Ayan. Bali, yung hotel reservation, guys, is 20 USD. And the insurance is 30 USD. So, hindi po niya naisagot yung tanong ng friend ko na kung pwede ma-cancel ang reservation. Ayan, guys, if you are the one who will get the reservation, for example, si fiancé mo ang kukuha ng hotel reservation mo at hotel ticket mo, so, meron doon option na na pwede siyang i-cancel tapos pwede siyang kung i-cancel mo siya may kumbaga refundable reservation. Meron sa policy ng hotel kasi dati yung kinuha ng asawa ko is refundable reservation. So mayroon kaming nakuha na 50%. Ayan, yung kalahati nandoon na talaga sa hotel kahit hindi namin nagamit. Tapos yung kalahati binalik sa bank account ng asawa ko. And then yung flight ticket naman, guys, sila nang kukuha, so we don't know if it can be refundable or not kung sila ang kukuha. So which is kung ikaw ang kukuha, alam mo at makikita mo sa policy na refundable siya, so pwede mo siyang maipa-refund. Ayan. So for normal application, 1 month up process, and for VIP process is 1 to 2 weeks to 3 weeks for maximum, and the price for normal application estimated price is $160. For VIP is $220, included the insurance. Ayan, thank you. Sabi ng agent TR. About sa CFO again, guys. Ang CFO, hindi na kailangan, guys, pag tourist alone, wala kayong invitation letter, hindi fiancé visa ang inyong inapplyan, hindi na po kailangan ng CFO. Ayan. So, no need na kasi marami nagtanong sa akin about this. So, hindi na kailangan. Ayan, nandito ako nag-vlog, guys, sa salon, no? Kay, pag sa kwarto, medyo maano si baby doon. Dito, naka-walker lang siya. Ayan. Hello! Ayan, kumakain kami ng peers. So, mayroon tayong question dito, guys, no? At sasagutin ko lang. Sabi niya, sisi, mag-reapply ako ulit. Ganun pa rin ba babayaran? Pwede pa ba hotel reservation ko, sisi? Mag 22 months na expired na. Salamat sa sagot, sisi. My God, ano ba yan? Expired na! Siyempre, pag-expired, hindi na pwede. Parang pagkain yan eh. Pag-expired na, kainin mo. Ano mangyari sa'yo? Di matigok ka? See? So, kung expired na i-forward mo sa Turkish Embassy, di matigok din ang visa mo. My God. Hindi na yan, guys. Hindi na talaga. Kailangan pag new application, new papers, pag bagong apply, bago talaga. Fresh. Okay? Mainit-init pa para sigurado na masarap, no? Diba? Hindi na pwede ang mga old papers pag mag-apply kayo. For example, nagamit mo na for the previous application mo na deny ka, tapos after 3 months, mag-apply ka ulit, i-forward mo ulit dun. Hindi pwede. Kasi alam nyo, may date naman yan. May date. So, once na makita nila ganun, sige lang, forward ka lang ng forward, the same requirements. Deny lang din sila ng deny sa'yo. O, sino ang kawawa? Idi ikaw. Yung pamasahe mo, yung effort mo, papunta, pabalik. Yung, syempre, ano, naglulukuhan lang kayo. Naglulukuhan lang talaga kayo, guys. Kaya, ayan, pag fresh, bago apply, bagong papers. Huwag gamitin na ang luma, ha? Palihog, please lang, gid, no? Ito naman, guys, nag-message sa akin. Next question, kasi question din ninyo to eh. Ayan, so, guys, kung ang foreigner ba, for example, no, German, national, Syrian, Israelian, Portugal, basta any other country na nandito sa Turkey with residence permit na sila dito, they can invite you here.
Ayan, kasi nagtanong yung isa kong friend. Ayan, kasi guys, ang question is, my fiancé is, sabi niya, my fiancé is American. Pwede ba niya ako ma-invite dito sa sa Turkey as a fiancé tourist visa? So, guys, pwede kanila ma-invite dito once na sila ay may residence permit. So, although guys, na sila ay US citizen, yung fiancé niyo ay US citizen, pero dito sila sa Turkey at dito ka papasok ng Turkey. So, ang susundin ninyong requirements is ang Turkish visa. Kasi dito kayo sa Turkey papasok. So, Turkish visa, susundin nyo. Kung ano ang rules ng Turkish embassy sa Turkish visa, yun ang susundin ninyo. Of course, they can invite you kahit na German citizen pa siya, kahit na American citizen pa siya or any citizen, basta may residence sila dito sa Turkey, they can invite you here as a visitor or tourist or fiancé, they can invite you here. So, ang mga kakailanganin ninyong requirements ay yung mga requirements din sa Turkish visa. Kasi dito kayo papasok ng Turkey. And then, guys, kung for example naman, ito, may tanong naman sa akin na my mom married to a Kuwaiti national. So, pero yung husband niya na taga Kuwait, dito na nagwo-work at dito na rin sa Turkey nakatira na may residence permit. So, pwede ba niyang i-invite yung mother ko na pumunta dito sa Turkey? Of course, he can invite kasi may residence permit siya. Pero once na dito kayo sa Turkey, guys, dito kayo sa Turkey, papasok mga guys, mga inday, mga tuto. Ang requirements na susundin ninyo is ang Turkish visa. Ang Turkish, ang Turkish embassy, policy ng Turkish embassy ang susundin ninyo kasi dito kayo papasok sa Turkey. So, yan lang. So, for family visa ulit, andyan ang family unification visa and requirements niya sa vlog ko. Ayan. So, sa mga nag-apply ngayon, guys, baka may mga bago silang requirements, i-update nyo ako kung anong bago nilang patakaran sa family visa. Kasi yung nakausap ko is about sa travel insurance. Tinanggap naman ng agent TR yung visa, yung travel insurance niya na kinuha niya internet, kinuha niya online. So, ibig sabihin, tinatanggap naman nila ang travel insurance pag family visa, any insurance ata. Pero sa tourist at saka sa fiancé visa, iba, may sarili silang insurance. So, it means na, once na nagbayad na kayo guys ng $220, mayroon na rin siyang kasama na insurance. So, kahit hindi ka na pala kukuha ng insurance. Pero kung kumuha ka ng sarili mo, extra, so, sayo na yan. That's your extra travel insurance na for yourself. Ayan. So, ayan guys, ang mga question natin, ano? At ito pa ang isang question ng isa nating kaibigan. Nasa Syria po kasi siya ngayon after 2 to 3 months po din and 1 month leave. Ano po kaya siya, paano po kaya siya makakuha ng AOS if nasa Syria siya? Ayan guys. Guys, once na mag-process ng Turkish visa, the thing is, dapat both parties are present. You know, both parties are present. Like for example, si fiancé mo guys dapat nandito sa Turkey. Hindi siya nasa abroad. Sino mag-process ng invitation letter mo? Sino mag-process ng AOS mo? Sino mag-process ng statement of bank account niya kung nasa ibang bansa siya? Hindi pwede. Dapat once na mag-apply kayo ng Turkish visa, dapat si fiancé mo nandito sa Turkey. Dapat, at saka ikaw sa Pinas, dapat dalawa kayo is present sa inyong country. So, ang mangyari dito, kasi guys, ang importante kasi dito guys, bakit kailangan nandito ang inyong
ang inyong fiancé or ang tao na mag-invite sa inyo sa Turkey. Kasi mag-process siya ng papers mo. Like, mga requirements. Invitation letter. Dapat nandito siya. Siya ang mag-process ng invitation letter. Nandyan kasi yan, guys, sa invitation letter. Yung name niya, may signature. So, paano yan? Oh, kayo nga, bi kaya mag-process na wala kayo, no? Hindi yan gaya sa Pilipinas, guys, na ipa-agency lang, ano lang tawag dito, PSA, PC, ano eh, tawag dito? Yung mag-ano ka lang ng kapatid mo, na siya ang kukuha ng ganito mo, siya ang kukuha ng ganyan mo, hindi pwede. Dapat siya mismo nandito sa Turkey. Kasi hindi mo makuha ang invitation letter pag wala ikaw mismo na mag-a-apply niyan. Hindi pwede. So, kung kukuha ka rin ng AOS, so dapat nandito ka din sa Turkey. Dapat nandito kayo sa Turkey na mag-process ng papers ng fiancé ninyo. So, para makuha ninyo ang complete requirements at ma-forward, may padala ninyo sa fiancé ninyo sa Pilipinas. Ayan, guys. So, about naman sa yung bank statement lang ang hindi naka-address sa Philippine Embassy, tapos yung Certificate of Employment, walang payslip. Guys, dapat yung Certificate of yung bank, yung ano tawag dito? Yung bank certificate, guys, dapat naka-address talaga yan sa Turkish Embassy. Nandyan na yan sa first vlog ko, guys, sa mga vlog ko. Dapat naka-address lahat yan sa Turkish Embassy. I am bot sa inyo, ah. I-address niyo, guys, sa Turkish Embassy lahat ng i-forward niyo yung papers, no? Palihog. Ayan, guys, so may bago tayong question. So, ask na lang ulit, baka may kilala sa inyo dito na agency na pwede i-suggest sa akin. Salamat po sa sagot. Ayan. Guys, sa agency, guys, wala po akong alam ng mga agency kasi pag Turkish visa, ang application niyo, guys, hindi sila tumatanggap ng ibang agency kundi AGNTR. May sarili na po silang agency. So, hindi po pwede. Ayan. So, nasa inyo na kung maghahanap kayo ng ano, maghahanap kayo ng ibang agency, maghahanap kayo ng iba yung mapagastusan, nasa inyo na yan na maghahanap kayo ng ibang agency. Yung agency na kukunin ninyo, ipo-forward din nila yan sa AGNTR. Kasi yan ang policy ng Turkish Embassy na wala na pong may pupunta sa kanila doon, sa kanilang embassy kung hindi siya emergency. So, bali, and that's why meron na silang AGNTR. So, yung agency pupunta ng AGNTR to forward your requirements, and then the AGNTR will forward your requirements to the Turkish Embassy. Ayan. So, tatlo-tatlo na, no? Magbayad ka dun sa agency, magbayad ka dun sa AGNTR, parang ganun, no? So, tanong lang po, ano po ba reason kung bakit na-deny yung visa? Even na magbibigay naman na ako ng original documents na galing mismo sa Turkey, ang documents. Twice kasi ako nag-apply pero deny pa rin. So, it means you did something wrong. Hindi siya tama ang ginawa mo. Yung the thing is, wala kasi sila dati may nilagay, may in-explain about statement of bank account. Ang sinasabi ko dati, guys, usually, guys, kasi ang deny, nasa kanila naman yan, makikita kasi nila. Depende. Maraming cases na na-experience ko sa mga friends na mga nakausap ko na even though family unification visa na nadi-deny sila. Kasi ganito 'yon. First, tinitingnan nila ang kapasidad ng asawa mo or fiancé mo na suportaran ka dito sa Turkey. Then second, maybe your requirements is hindi siya complete. Feeling mo lang complete, no? Feeling mo lang. Feeling mo lang complete, pero hindi pala siya complete. Sa totoo lang. Kasi mayroon ako nakausap na mayroon din siyang statement of bank account complete daw. Pero ang kulang is hindi niya in-address
sa Turkish Embassy. Sabi ko na noon pa sa vlog ko, no swiping! Makinig kayo! Ay, ang bot sa inyo. Mahaba ang video ko sa kaka-explain, guys, dahil gusto ko talaga na pumapasok sa utak ninyo para hindi kayo madinay. Sino bang may gusto madinay? Gusto mong madinay? Eh di, sige, bahala kayo. Mag-swipe kayo dyan. Hindi ko naman problema. Hindi naman ako nag-a-apply. Kayo naman ang mag-a-apply, hindi man ako. Eh, kayo naman ang madinay, hindi man ako, no? Bakit ko ba pinuproblema yan? Lituhin mo. Ganito, guys, ha? Ang statement of bank account. Ang statement of bank account ninyo, guys, i-address ninyo sa Turkish Embassy. Ang invitation letter, ang statement of bank account ng asawa ninyo or ng fiancé ninyo na i-send sa inyo, dapat naka-address din sa Turkish Embassy. So, buti nga ngayon, hindi na nila fina-fax. Ngayon, sa amin na henerasyon, kailangan i-fax pa. Once na hindi nakapag-fax ang fiancé mo sa Turkish Embassy, hindi kanila tatanggapin doon. Balak sa buhay mo. Yan. So, pag nandoon na, iyak-iyak ka, sasagutin kanila pa, wala, it's not my fault. Oh, di ba? Ayan. So, the process of the sa pag-deny ng inyong visa, no, both sides, either sa fiancé mo or either sa'yo. Kung makita nila, guys, na hindi yung fiancé mo, like, income, medyo mahina, may posibilidad na gagawan ka nila ng butas para madinay ka. Sa akin, dati na-deny din ako eh, kasi tanga eh. Wala nga akong alam. Sabi ko sa inyo, guys, no? Round trip ticket ang bit-bit ni Inday nyo. Walang statement o bank account, walang birth certificate, walang travel insurance. Round trip ticket, feeling niya may-ari siya ng Turkish Embassy. Kasi guys, wala talaga akong may nalaman noon sa pag-apply ng Turkish visa. So, kaya yun. Kaya in the second time, alam ko na kasi pumunta na ako doon, na-deny na ako. So, kumuha na ako ng list of the requirements. Nag-ask na ako doon sa security kung ano bang dapat kong gawin. Kasi yung security nila, may alam naman sila niyan eh. Ayan, guys, so that's the reason kung bakit kayo na-deny. Yung depende sa ipo-forwardin yung requirements at sa requirements ng inyong maging fiancé. Possible requirements, guys, kunin ninyo para wala silang may mahanap na butas. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Kahit na ibala pa kayo sa immigration, kung saan man, walang butas. Hindi makalusot. So, go. Continue ang travel. Ayan. So, ayan, guys, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell you choose all so that you will be updated in my next video. Ayan. Thank you, guys. And thank you so much. And bye-bye. See you.